So, nakita ko po yung vlog ni Banat Bay, kasama po ng mga researcher natin. Nakita, Sir, Boss, Mark, Amo. Ito po, sabi nila, is merong pinapakalat sila Banat Bay. Si Yorme daw nag-trending doon sa isang picture. Sa isang picture na si Yorme eh lumalangoy doon sa baha. Ah, okay, sabi ko, okay. Eh, sabi ko, paano nag-trending? Eh, dahil daw si Yorme eh hands-on, dahil daw lumalangoy sa baha. Ano po? So ngayon, mga kababayan, syempre ako, tinignan ko po yung, ano, yung pinaka-vlog. Ano? So ito nga po yung nakita natin. Saan ba to? Wait nga. Share. Ayusin ko lang ha. Syempre ako po mismo, tinignan ko yung pati yung picture po. Hindi yan, mamaya na yan. Mamadali ka eh. Ito daw. Si Yorme lumalangoy sa baha. Hands on daw, sabi nung mga nag-post. Ayan. Ayan. Sabi pa ni Banat Bay dito, ay na-post. Sana ikaw na lang. Ang ating pangulo po ay hindi mahilig doon sa mga pa-picture-picture na ganyan. Ano? Biruin mo, nasa gitna ng baha. Nakapagpa-picture. Naalala niyo po ba yung ano, nadadamay tuloy si Yorme dito? Si Yorme tahimik na eh. Si Yorme naka-move on na eh. Nadadamay tuloy dito sa mga to. Naalala niyo po ba yung panik si Yorme doon sa isang basketball court kung hindi ako nagkakamali? Parang may mga relief din yun eh. Diretso doon. Parang alam yung tutumbukin eh. Papunta doon sa basura na nakakalat. Tapos nagwalis-walis. Tapos sabay picture. Dami. Uy, may nagsalita pa doon. Tumabi ka dyan, naharangan mo si Yorme. Hindi kami makapag-picture yata. Parang ganun yung gustong sabihin, ano, mga kababayan. So ngayon po, bumabanat. Nakita ko yung vlog ni Banat Bay. Sabi nga dito, eh, hindi ko naman sinabi sa inyo na lumangoy din ang ating Pangulo dahil hindi naman yan yung trabaho. Kaso, ang problema, mga kababayan, ang sinasabi niya dito ay hindi nga daw hands-on ang Pangulo. Kumbaga, kailangan daw po na ang Pangulo ay kumbaga at least pumunta dun sa ano sa sitwasyon dahil nga ayaw daw po nila ng mga ganito nung pa-zoom-zoom lang daw ang Pangulo. Ayan, sabi ni ito yung Laos na din to kasi siguro mga nanggagalaite kasi ngayon walang posisyon ano siguro kaya gusto nila ay bakbakan ang Pangulo. Kasi wala nga yung mga posisyon. So sabi nito, nasaan ba talaga ang Pangulo habang ang bansa ay sinasalanta ng bagyong paeng? At siya ay naka-virtual lang o virtual lang daw mga kababayan. Bakit ko hinahanap ang Pangulo? Wala lang, curious lang ako. Wala po siya sa Japan. So ito nga daw po yung picture mga kababayan. Dahil naka-virtual o naka-zoom lang ang ating Pangulo. Mga kababayan, sa oras ng kalamidad po, unang-una, hindi lang po isang lugar ang tinamaan po ng kalamidad, ano, mga kababayan. So kung gusto nila na pumunta yung Pangulo natin doon sa isang lugar, paano naman po makakasagot ang ating Pangulo doon sa mga ibang lugar na nasalanta din? Ano po, mga kababayan? At the same time, alam na po ng taong bayan, mga kababayan, na hindi na uso yung mga ginagawa ng mga politiko dati na, oops, saglit lang, may photo ops, may picturean dyan, malamang. Punta ako dyan, nandyan ako. Bagyo yan eh, para makita ng tao na nandyan ako. Hindi na po uso ngayon yun mga kababayan. Ano po, alam na po nating lahat na mas epektibo po ang ating Pangulo kapag nandoon nasa isang komportabling lugar at nandoon kumpleto yung connection niya ng wifi, ng mga telepono, lahat. Ano po, kung sino man po ang tumawag doon sa mga lugar na mga nasalanta, at least makakapagbigay siya ng kanyang solusyon. Makakapagbigay siya ng mga ipapayo. At the same time, mga kababayan, lahat, kumbaga, masusolusyonan po eh. Hindi kagaya nung isa, pumunta si Pangulo natin. Huh? Pumunta si Pangulo doon sa isang lugar. Oh. Nakapokus na siya doon. Wala na. Kahit pa paano, kahit nasasabihin mong may mga sasagot dyan, hindi na mapopokus yung atensyon ng Pangulo doon sa mga ibang lugar na nasalanta. Di po ba? Ang tawag doon,
sa mga kababayan, ang tawag doon sa negosyo is leveraging, ano? So ngayon, kung i-apply mo to, sasabihin, ay negosyo naman 'yan, tapos i-apply mo sa ano? I-apply mo dito sa ano tawag dito? I-apply mo dito sa gobyerno. Oh, ang tawag po doon, mga kababayan, leveraging book. Kumbaga, at least nandoon ka sa labas, nakikita mo lahat, ano? Nakikita mo lahat. Hindi yung talagang ikaw negosyante ka o ikaw presidente ka, ilalagay mo na lang yung isang sarili mo doon sa lugar pag tawag ng kunyari nasalanta din, hindi mo na masagot. Hindi mo na masagot kasi busy ka nagpapamigay ng mga delata, nagpapamigay ng kung ano-ano, ano? So, isa po 'yon, mga kababayan, sa nasasabi natin kung bakit na mas epektibo po ang ating pangulo. Diyan, kumbaga through Zoom, ano? Through virtual, at least lahat pwedeng makontakt siya. Okay?